Dear Guanzon, walang kwenta kahit anong magiging desisyon mo. Di nyo kami mapipigilan kahit anong gawin nyo. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Star Kada. This is M1 Star Donnie TV. Kung bago ka lang po sa aking channel, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga upcoming videos na aking i-upload. At huwag kalimutang i-hit ang bell icon para lagi ka pong ma-update pag may bago akong mga video na i-upload. So, ngayon po, papasadaan po natin itong mainit-init pang balita patungkol kay Commissioner Rowena Guanzon, na kung saan nagpa-interview po siya sa mainstream media at nilahad niya po lahat ng kanyang saluubin at ang kanyang pagboto para i-disqualify si BBM sa kanyang kandidatura bilang Pangulo. So, guys, alam naman natin na itong si Rowena Guanzon, si paritero na to, ito po ay appointees po ni dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Ayan. So, ito po si Madam Rowena Guanzon ay anti-Marcos po ito, guys. Anti-Marcos to. Kaya inaasahan na natin yung boto niya ay talagang gusto niyang i-disqualify si BBM. May padili-dili ka pa, no? Tactic mo. Pero ang ending, ang iyong boto ay disqualification para kay BBM. So, ito ba yung inaasahan namin sa iyo, na sa iyong pagre-retiro ay talagang meron kang pasabok o maiiwan man lang na ikaw ay gumawa ng desisyon na para sa iba? O, alam mo, yung desisyon mo ay hindi naman para sa iyo yan. O, yan ay desisyon ng mga nasa likod mo. Natural eh. Ano to eh? Pink lawan din to eh. Ano bang maasahan natin dito? Tapos isa pa, yung pinagbasihan niya doon sa kanyang boto kung bakit i-disqualify si Bongbong Marcos, yung kaso doon sa RTC. O, doon sa RTC na kung saan ay nahatulan daw ng convicted si Bongbong Marcos dahil sa hindi niya pag-file ng kanyang income tax return. Hindi naman po krimen yun, ah, para sabi mong moral turpitude. Kaya nga inapila nila sa Court of Appeals yan at binaliktad po ng Court of Appeals na siya ay magpipenalty lamang. So, ano doon ang moral turpitude? Hindi naman siya gumawa ng krimen. Kasi ang moral turpitude ay yung karumaldumat. Kumbaga, ikaw ay nanaksak, pumatay ng rape. Yun yung moral turpitude. So, alam naman natin na talagang wala tayong maasahan dito kay Rowena Guanzon. Noon pa man, noong 2015 pa, di ba? 2015 to na upo eh. 2016, noong tumakbo si BBM na Vice President sa kanyang protesta, anong nangyari din? Di ba? Wala. Wala din. Kasi alam naman natin, di ba? Kung sino yung nag-appoint dito sa commissioner na to. Ayun, namayapa na rin. Kakasama na sila. Mga magpaghiganting pamilya. So, ayaw nila kasi maupo si BBM. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para ma-disqualify si BBM. Tapos, gagawa pa siya ng kwento kuno na parang may gumagapang at kaya dinidili.
para i-mind conditioning ang mga taong bayan na merong nagaganap nga na parang dinidili itong desisyon na to dahil may nakikialam. So yun yung sinasabi niya sa mga interview po niya na kutub daw niya kaya nandili dahil meron daw nakikialam na isang politiko. O diba? Diba itong payag niyan, ito ay pagbubulgar niya eh. Dapat labag ito sa isang commissioner na uunahan mo na po yung desisyon ng kapareho mong commissioner kahit hindi pa nilabas yung kanilang desisyon. So parang inaakusa mo na yung desisyon ng kasama mong dalawang commissioner ay naudyukal lang sa kanilang desisyon na kung sakali man na hindi nila gusto na i-disqualify si Bongbong Marcos. So yun yung pinupunto ni Rowena Guanzon dito, di ba? So malinaw na anti-Marcos po ito si Commissioner Rowena Guanzon. So, panuorin po natin kung paano po barubalin ni Sir Ben itong si Rowena Guanzon. Yan. Yan po lang po yung reaction ko dyan. So, subscribe po natin to si Sir Ben para po lalo pong mas lalo pong tumagal dito sa YouTube para mabaroba pa lahat ng mga pinklawan. So tara guys, panoorin na po natin. Dear Guanzon, walang kwenta kahit anong magiging desisyon mo. Di nyo kami mapipigilan kahit anong gawin nyo. Hindi ka pa nag-a-announce, alam na namin desisyon mo. Kasi nga, hindi trabaho ginagawa mo. Ang ginagawa mo, namemersonal ka ng tao. Huwag mo nang itanggi, haliparot ka. Noong 2015 ka pa dyan, loko ka. Kaya easy lang kami, kalma. Alam namin wala kang kwenta dyan. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka na nahiya sa pamilya mo nyan. 2015 hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Balak mo na naman bang ulitin yung ginawa nyo noong 2016? Edi ulitin nyo, para makita nyo yung hinahanap nyo. Kami patatakutin nyo, mga leti kayo. Sumasahod ka ba dyan? Lumalamong ka ba sa panluloko? Hahaha, question mark. O baka naman nasa likod mo oligarchs na may beast mark. Ay nako, huwag kayong papaloko rito, hindi nagtatrabaho yan, may personal lang yan. Baka kaya nga na-delay yung decision yan kasi baka nagtawaran pa yan. Ano? Ano? Ayos na ba to? Kulang pa yan. Dagdagan mo yan. Oo nga naman, magre-retire na yan. Ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan ba? Offeran ba? Offeran ba? Offeran ba? Natataranta na sila kasi malapit na silang mag-game ball. Kung may for the boys, may for the girls din, mga under the table. Siyempre, yung oligarchs gagastos ng malaki dyan. Kaya nga yung ads ni Lenny umabot ng 14 million yan. Pati pato yan. Pati pamanggulo, itataya yan. Ang main goal ng mga hayop na yan, huwag iupo si Marcos dyan. Booking na naman. Yung mga tao, unti-unting magigising yan. Kaya stay put ka lang dyan, mag-abang ka lang dyan. Isang karumal-dumal na naman ang nangyari sa Comelec. Merong isang commissioner na pa-delay-delay pa. Pero yun din pala ang kanyang sagot. Kaya Guanzon, tatanungin ka namin, yung retirement mo ba ay tiba-tiba? Kahit magkano ka man, hindi mo kami magigiba. Putragis, malapit nang maupo si Bongbong. Natataranta na yung mga haliparot. Sa May, sa Mayo. Wala kayong gagawin kundi magkamot. Sa history ng Pilipinas, ngayon lang kayo makakakita ng totoong people power. Bubuhatin natin si Commissioner, sasabit natin sa tower. Nako Guanzon, gusto mo yatang matulad kay Dilima. Ilang years pa lang sa kubol, ayun, ang bilis tumanda. Ito ba? Mga hayop kayo, sisimplihan nyo pa kami, sarap nyo sa pader iuntog. Subukan nyo mandaya para kayong naghilamos ng bubog.